as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Ikaw, yan, teka, no, may tanong si Brother Ray Guerrero ng taga Victoria. Ayan, maganda itong kanyang tanong na ano ko na ito, nabasa ko na ito eh, no? Sa unang Corinto 15:29, maganda nga po kay Brother Guerrero, ganun din kay Ruth ati Mami Tobias, yan. Naniniwala po ba si Pablo sa baptism for the dead? Teka, eh, sinulat ni Apostol Pablo yan eh, binibigyan tayo ng pananaw ni Pablo. Ngayon, ang tanong dyan ay, naniniwala ba si Pablo sa baptism for the dead? Eh, paano mo bibinyagan yung patay? Eh, sabi ng Biblia, aaralan. Magsisisi. Eh, paano mo aaralan yung patay? Ano ba pandinig niya? Sabi ng Biblia, tulog lang yung patay. Walang nalalaman. Diba? Okay, mga kapatid, dagdagan nyo na lamang yun. Ibigay ko na po sa inyo yan. Pagkakataon nyo na yan. Konti lang, konti sige, lang. Sige. Binanggit po ni Apostol Pablo, sabi niya kasi dyan, meron siyang binanggit na kung hindi talaga muling bubuhayin ang mga patay, eh bakit mayroon pang mga nagpapabautismo para sa kanilang mga yumao? Tinatawag yan na proxy. Para bagang ang ginagawa, kagaya ng mga Mormon. Kinakalkal nila yung talaan ng kanilang mga angkan, tinitingnan doon kung sino yung pwedeng proxyhan nila para magbabautismo sila sa ngalan noong angkan nila para maligtas daw yun. Pero mali po yung ganung pananaw. Dito po, bumanggit lamang po si Apostol Pablo nung time niya na may mga tao na naniniwala, na kagaya ng paniniwala ng mga Kristiyano. Ano po yung paniniwala? Na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya para, kasi ang context talaga niyan, pagkabuhay ng mga patay, ang usapan na usapan na yan. Hindi bautismo ang context niyan eh. Ang usapan talaga niyan, may kinalaman sa muling pagkabuhay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, muling bubuhayin ang mga patay. Bilang patunay, nagbanggit siya ng isang paniniwala that time, noong time niya, na mayroong kaparehong kapaniniwala ng mga Kristiyano. Na ano po yun? Na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kung hindi talagang muling bubuhay ng mga patay, eh bakit itong mga ito na naniniwala din? Katunayan, binabautismohan nga nila yung kanilang mga yumao. Sila nagpo-proxy para lang magkaroon ng kaligtasan sa muling pagkabuhay. Pinatutunayan lamang ni Apostol Pablo na totoo na mayroong pagkabuhay. Gumagamit lamang po siya ng referensya galing sa ibang pananampalataya to prove na yung paniniwalang Kristiyano ay tama. Ayun. Nabanggit niya lamang po yung practice na ginagawa ng ibang mga mangangaral. Kinote niya lang. Pero hindi niya sinasabi na ito yung paniniwala ng mga Kristiyano. Yan po yung masasabi ko po. At hindi niya sinasabi na yung patay, bautismuhan na rin. Hindi niya dinodoktrina yun. Hindi niya dinodoktrina. So ang tama po dyan, kinote lang po ni Apostol Pablo para ipakita na sila man mayroon ding pag-asa. Meron. Hindi ibig sabihin, dapat nating ipractice na magkaroon ng pagbabautismo sa mga patay. Apo, kasi kung babalikan mo talaga yung proseso ng baptism, eh 28 ng Mateo, aaralan eh. Aaralan. Tapos magsisisi. Yung mga patay, paano mo aaralan eh? Walang nalalaman, sabi ni King Solomon. Kaya yun po, titignan po ninyo yan ha. Yung hindi po pwedeng magkontra ho yun. Kasi ang taong kailangan binyagan, aaralan po. Magsisisi po pagkatapos saka po bibinyagan, sasampalataya. Paanong malalaman nung patay kung ano yung nangyayari doon sa buhay? Kaya nga sabi ni King Solomon sa chapter 9 ng Ecclesiastes, alam ng mga buhay na sila'y mamamatay, pero hindi ni alam ng mga patay ang manumang bagay. Hindi rin pinapaboran, kapatid Dalino, na magkakaroon ng proxy. Yun, wala po nun. Kasi yung salvation sa kayong baptism, individual na ginagawa yun eh. Kaya nga sabi ng 14 ng Ezekiel, naroon buhay si Daniel, buhay si Noe, no? Ay sila lamang ang kanilang mainiligtas. Hindi sila mainiligtas ng kanilang mga anak. Kaya maliwanag po yan eh. Kaya dito po, tandaan po ninyo yung ating pong pag-aaral, magmula ang tao mula sa kamay ng Diyos dahil sa labis ng kanyang pagmamahal ay kinortehan po niya sa alabok.
para mabuhay po yung alabok na iyon, magkaroon ng buhay, nilagyan po ng Diyos ng hininga ng buhay. Kaya ang tao po ay tinawag na kaluluwang may buhay. Sa makatuwid, tayo na po itong inyong nakikita. Ito pong naririnig nyo, ito pong nahahawakan po ninyo. Kaya nang dumating po ang pumasok ang kasalanan, nagkaroon po ngayon ng kamatayan. Kaya ito pong kaluluwang nagugutom, kaluluwang nauuwaw, kaluluwang namamatay, bunga po yan ng pagkakasala. Kaya sa kabila po na ang tao ay mamamatay, ay meron pong tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. Kailan po yan? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya yung eternal life saka eternal fire, meron pong malaking pagkakaiba. Ano po? Kaya yung salitang eternal fire, everlasting, meron po yung hangganan. Binanggit po yan ng napakaraming tala sa loob po ng Biblia. I was found as a beggar.